pala, Idol, kung matatandaan niyo po ba itong kay Dennis Da Silva case? Oo. Ito nga po, Idol, may mga ilang netizens po, Idol, kasi yung nagsasabi po na dapat po, Idol, ay ituloy pa rin po ang pagtulong dito nga po kay Dennis Da Silva. Ah, yung sinabi ng kanyang stepdaughter na hindi siya ni-rape at humingi siya ng tulong sa atin na para ilapit sa Malacanang yung sulat niya for presidential pardon. Ganirin kasi yan. Okay, pag ilalapit natin yan kay Presidente through Senator Bongo, na pumayag naman si Senator Bongo na iabot yung sulat, alam naman natin yung ugali ng ating Presidente na galit siya sa at galit siya sa drugs. Now, siyempre, dapat tinatansya natin ang timpla ng taong lalapitan natin. So it so happen, hindi maganda ang maging timpla ni Presidente kung sasabihin natin na ang lumalapit nito ay isang dating user at umingi siya ng tulong na para patawarin yung kanyang ipinakulong, eh doon pa lang matatirap na si Presidente. At lalo't pa kung nalaman ni Presidente na si Mr. Da Silva ay nakulong dahil sa dalawang puntos yun. Eh, dalawa lang ang galit na galit si Presidente, yung pagkakalam ko, and then sa drugs. Yes. Anyway, Attorney Garrett, anong sa tingin mo? Yes, Sir Raffy, no? Actually, we tried to get in touch with yung Council of Record ni Mr. Da Silva, si Attorney Luch Gempis. According po kay Attorney Gempis, he refuses to talk on air dahil na nga po sa delikadesa ang tinatawag nating rule of sub judice. Okay. Dahil he wants to pursue the appeal na pantay at hindi po naiimpluwensyahan yung korte sa ating mga sasabihin. Pero ayun naman po, no, I think it's just fair kung ibibigay ko ang aking take dito. Okay. Naman sa ano. Ang sa akin kasi, Sir Raffy, you are very correct in saying na option po talaga ngayon ang tinatawag nating presidential pardon. Ang gusto ko lang pong i-point out is ano na nga ba ang pwedeng mangyari given na may appeal tapos may pardon? Or in short, ano ba ang relationship nitong dalawang remedies na to? Okay. First of all, Sir Raffy, para ma-avail po kasi natin itong presidential pardon, kailangan po natin na mag-agree si Attorney Gempis na i-atras ang kanyang apela before the Court of Appeals. Dahil para po mag-avail of the remedy of presidential pardon, kailangan final po ang conviction ng ating tutulungan. So, ibig sabihin, dapat convicted siya with finality. That is very true, sir. Opo. No, kailangan wala nang apelang dumadaan sa proseso ngayon at hindi ka na nasa jail, nasa ano ka na, bilibid ka na, Sir Raffy. Kumbaga, so, parang, kumbaga, aminin niya na, yan. Yes, sir. Sa madaling salita po, bago ka patawarin, aminin nyo muna ang iyong kasalanan. Parang ganun, Sir Raffy, ang presidential. Kahit hindi niya ginawa. Yes, sir. Kahit hindi niya po ginawa, by legal fiction, sasabihin niya na, yes, Your Honor, I am guilty of the crime. However, si Presidente, dun po siya pwedeng pumasok and say, as representative of the people of the Philippines, your crime is forgiven and your criminal liability is hereby extinguished. So ibig sabihin, Antonio Gat, so for him to be qualified for a presidential pardon, kailangan makonvict muna siya. Yes. Meaning, whether ginawa niya o hindi, he has to say, yes, I'm guilty, para tapos na, convicted ka na, and then here comes the president will say, okay, I grant you presidential pardon. Ganun na ganun nga, Sir Raffy, no? Tandaan po natin na ang crimes natin ay pinupursue hindi ng isang private person, kundi people of the Philippines. At there is no better representative to give forgiveness on the side of the people of the Philippines kundi ang ating presidente, Sir Raffy. Tama ko lang doon. By virtue of the power vested upon me by the law of the land, so yes, hereby grant you presidential pardon. Ganun. Eh, in this case, ang gusto ko lang nung lawyer ni De Silva nung nakausap mo, yes, sir, ay ituloy nilang appeal. Yes, sir. Yun po ang course na kanyang pinili, which I would understand. Kasi kahit po naman na we lose the appeal, no, he loses the appeal, buhay pa rin naman po ang option for pardon. So, I get it why he wants to try it. Subukan muna, baka makuha sa korte. Now, I don't know what exactly yung appeal process or appeal remedy na kanyang ginamit, pero gusto ko lang po sanang i-explain, Sir Raffy, anong nga ba ang pwede mangyari dito. Okay. First of all po kasi, ang lumalabas is may bago tayong evidence o yung testigo po ng victim na umaamin siyang fabricated lahat. So, based on this new evidence, under Rule 53 of our Rules on Civil Procedure, pwede pong magkaroon ng new trial. Ang tinatawag natin, motion for new trial on the grounds of newly discovered evidence which cannot be produced even with the exercise of due diligence sa babang korte.
Yun po ang magiging ground at magbubukas ang trial muli. So Rafi, i-introduce natin ngayon itong witness na magsasabing sinungaling ako sa lower court. Lahat ng ebidensyang prinesent ako ay bogus at wala tayong ground para makonvict si Mr. De Silva. If the Court of Appeals looks at this favorably at kanilang tinanggap, then baka po ma-acquit itong si Mr. De Silva at makakalaya po siya. Pero teka muna, edi perjury yan sa kaso naman itong si stepdaughter. Si K. Dean, yes sir. K. Dean. Fortunately, para kay Ma'am K. Dean, no, prescribed na po ang perjury na kanyang ginawa kung 19 years ago pa po itong trial na to. So, kahit po aamin siya for a crime she committed 19 years ago, hindi na po siya pwedeng i-pursue ng state dahil po sa tinatawag nating prescription, Sir Rafi. So, it's safe for her and it gives Mr. De Silva a chance to be freed by acquittal. Wala pa pong galos ang kanyang permanent record. Okay. Eh, patatawag ulit siguro yung mga dating testigo tulad ng mga DSWD, yes. Mga police, nag-investigate and all, papatawag sa korte yun. Actually, tama po kayo Sir Rafi, no? Pwede pong gawin yun ng ating Court of Appeals, bubuksan nila ang case, ang sasabihin nila, let's examine everyone, mag-order kami, tignan ulit natin lahat ng ebidensya. At kung yung sinabi ni K. Dean is totoo na nagsisinungaling lang siya, then we must acquit. Ganun Sir Rafi. Ah, and then ano mangyari sa mga police at mga taga-DSWD at kung sino-sino pang motodad? Kasi matatandang ko sinabi ni J. Dean na pinerasa raw siya ng mga taga-DSWD, tinakot na kapag umatla siya, yung bata hindi mapupunta sa kanya. Yes. At ang dami rin mga pananakot na sinabi sa kanya. Kaya napilitan na lang siyang gawin kung ano yung gustong gawin pagawa sa kanya ng mga taga-DSWD. Mm. Parang ganun yung pagkasabi niya sa atin. Actually, that's a very interesting twist nga Sir Rafi, no? May ganun palang angulo na pinilit lang siya tumestigo na ang tinatawag natin doon ay grave coercion or gumamit ka ng pananakot para gumawa ang isang tao ng isang bagay. Grave coercion po yun Sir Rafi. Pero unfortunately, again, the same way na makakawala po si K. Dean, yun po ang kawala rin ng mga polis na pumilit sa kanya. 19 years ago nila ginawa to, therefore prescribed na po ang crime na yun. Pati yung mga polis na kasabot at mga otoridad na gagumawa ng kabaluktutan, makakalibre na rin. Ganun na nga Sir Rafi, no? Kasi nga ang prescription is counted from the time you committed the crime. So 19 years ago na, panis na yung kaso as we like to call it. Okay, butit na bagay yan ni Sherry. So hindi na tayo muna makikialam kasi sabi mo yung lawyer mismo ni De Silva ayaw magsalita. So, yes, meaning ayaw niya tayong makialam, siguro. Yes, sir. With all due respect naman kay Attorney Gempis, no? I respect his procedure. I respect his work. So, pabayaan na lang muna po natin. And if ever everything falls through naman, and then maybe pwede na natin i-endorse for pardon, if ever lang, Sir Rafi. Okay. Again, allergic all nga right. Po si Digong dun. Yeah, so bilang respeto dun sa attorney ni Mr. Yes, De Silva, then hindi na muna tayo makialam kasi siya palang ayaw. Yes. And then may dagdag ulit, alam naman natin lahat pag at saka drugs, marinig ni Presidente, sobrang allergic niyan. Yes. Baka lalong maginit ang ulo. Sinasabi ko lang, okay na saning sa at sa babawiin, sabihin ng bata na hindi talaga siya. Pero pag narinig Presidente na drugs, di ba, na nagda-drugs itong si K. Dean, I don't know, ipantiplan Presidente. But anyway, so dyan na lang muna tayo, hintay na natin kung nagbagong isip ng attorney ni Mr. De Silva, then pwede tayong makipagtulungan. Kung hindi niya hinging tulong natin, then we just keep quiet na lang. Ganun. Yes, ganun na nga po. We will stay on the sidelines and whoever needs help, sir, ready naman tayo tumulong lagi with your help, sir. Right. But nice ko ulit, inakausap ko si Senator Bongo tungkol dyan. Ang sabi ni Senator Bongo, yeah, he will guarantee na pag idinaan yung sulat sa atin, na matatanggap ni Presidente. Mm. However, hindi siya nagko-commit ng anything na yun ay action ng Presidente. Yes. Yun yung pagkasabi. Maliwanag pagkasabi ng Senator Bongo. Okay. Sige. Salamat, Attorney Garrett. No problem, Sir Raff. Thank you. Congratulations dahil meron na po tayong 18.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. 18.4 na. 18.4 million subscribers. And make sure po mga kapatid, kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Kasi kung nagtataka po kayo kung bakit wala pong notifications, bakit hindi ako napapadala ng mga latest videos, make sure po na nakaselect po yung all nyo dun sa bell button.